Kamusta mga tol? Steven Adams Apple, ang pinakamalakas daw na player sa NBA. Totoo ba yan? Tirahin na natin yan. Pero bago yan, atsara muna tayo. Focus lang sa goal. Mabilis na shot muna tayo. Ayan o, diba o? Allergic sa labas ang mama eh. 133 out of 241 sa ilalim. 96.8% na tinitira niya sa loob tumitira eh. 21 times na siya tumira ng hindi sa loob ah. Pero 241 times tumira sa loob. Grabe. At yung unang-una nyo dapat malaman dito kay Adams Apple, 4.42 offensive rebounds per game. Naks naman, number 1 yan sa NBA ha, number 1. Pero dun muna tayo mag-i-start sa karamihang sinasabi ng iba. Strongest player daw to sa NBA, superhero to eh. Well, may katotohanan naman to mga tol. Eto siya, tingnan nyo. Ayan, si Dwight Wamo siya, si Dwight Howard yan oh. O ayan, tingnan nyo ha. Nakaturok pa yung kaliwang paa niya ni Howard ha. Tingnan nyo ginawa ni Adams oh. Grabe no. Para si Dwight Wamos lang yung tinulak eh. Eto pa, tingnan nyo si Andre Paras oh. Box out na niya si Adams. Paharap pa yung box out. Seryoso na to ha. Pero tingnan nyo yung ginawa ni Adams lang yung yan. Parang D7 footer si Subash Herrero eh no. Bigla-bigla na lang hinahawi ni Adams Apple eh. Mga sentro yan mga tol ha. Tingnan nyo si Tice. Ayan, ang ganda ng box out. Pero yan, binigyan ng left hook. Ayan, hilo-hilo, tutumaw. Teka, dito tayo, matibay-tibay, oh. Yan, oh. Si Yanis, Antetokounmpo, box out pa, oh. Ganda ng forma, oh. Pero tingnan nyo, natutulak pa rin ni Adams Apple. Lakas mo, tol. Sumablay, pero yan, tabi dyan. Grabe talaga, parang bata lang tinutulak, no. Parang bata lang yung anak ni Janice, eh. Ayan, ito, free throw to. Ayan, oh, si Yanis, Antetokounmpo, nakabaksot na naman, oh. Walang due naman, talsik na naman. Asan lakas mo, Janice de Belen? Panis ka kay Adams Apple. Lalo na to, mga tol, oh. Si Larry Nancy Binay, walang kalaban-laban talaga, eh. Nawala bigla sa picture eh, oh. Eh, lalo na siguro, no, kapag hindi sentro. Ayan, no, oh, nakaharap na, wala pa rin. Hindi talaga mapipigilan to. Eh, ito pa, tingnan si Conlin, lakas ng loob, bumabox out, oh. Nasa may free throw pa to, ah. Pero ayan, oh, asa ka pa, tol. Box out pa more. Tinulak lang na parang bata eh. Dati di ba naalala nyo ba, pinupunan natin yung isang kamay ni box out ni Kai Soto, di ba? Pero itong si Adams, ayan no, parang breeze eh. May lakas na 10 kamay, bumubuhat pa eh. Pag tinuunan ka na ng ganyan, wala ka na talaga magawa, panis ka na. Nagmumukhang papel yung ibang malalaki eh. Basta-basta na lang kasi inahawi nito si Adams Apple na ganyan no. Well, maintindihan naman natin mga tol, superhero nga to eh. Ganyan talaga pag may lahi kang Shokoy, kamag-anak ni Jinbei ito eh. Sobrang lakas talaga, kaya nga superhero. So dahil nga malakas siya, diba? Tapos masipag pa to. Kaya yan, no? Number 1 siya sa offensive rebounds. Tingnan nyo naman kasi manulak. Napakahirap talaga i-box out eh. Kahit i-box out mo, ayan, no? Tingnan nyo si Harrell, oh. Naka-box out pa yan, ha? Wala rin eh. Magulang pa to. Tingnan nyo on tone kay Antetokounmpo, oh. Ayan, no? Kaya yan, nakuha na naman niya, oh. Ayan pa, ito, oh. Si Apro naman yung tinulak. Offensive rebound na naman. Hanip eh. Kombinasyon kasi to mga tol eh. Ayan yung turok ng kaliwang pinte, malakas yung lower body niyan. Ayan pa yung tuon ng braso, malakas pa yung upper body nito. Pat kamay parehong malakas, walang tulak kabigin eh. Kaya kahit yung mga sentro, natutulak niya para papel lang eh. Kaya kahit box out niya, ayan o, natutulak pa rin, papasok sa loob. Oh, hanip eh. Ayan, tingnan nyo naman manulak, Diyos ko po, grabe ka tol, tindi mo. Hindi pala malakas tol, mali tayo dun eh. Sobrang lakas ng braso nito, grabe talaga. Wala na o, paharap pa sila rin ang si Bina, ayan o, wala pa rin. Ayan o, yan o, tingnan nyo yan o. Kuha na ni Davis Salon yung rebound dyan, diba? Kaso, mas malakas ang braso ni Adams Apple eh, yan o. Hindi, ayun, kinalabaw pa nga o. So dahil dyan, madalas siya nakakapasok ngayon sa loob. At kapag nasa loob na siya, eto naman yung madalas niyang ginagawa. Ayan o, tip in. Kapag nakapasok na siya sa loob, asahan mo most likely manunulak yan, diba? Tapos ginagawa niya, titip in na lang siya na ganyan o. Sobrang dami kong nakitang tip in mga tol. As in sobrang dami talaga eh. Naumay ako sa dami eh. And I like it. Wow, social, I like it. 7 footer ka kasi eh. Konting talon mo lang, nasa ring na yung kamay mo, diba? Nakapwesto ka pa ng maganda sa loob. So ang best chance na makuha may rebound, tip in mo na lang. Diretso pa yung sa ring, wala nang babaan, wala nang chance mabutatakap eh. Ayan, ganyan, no? Tingnan nyo, ang lapit na sa ring yan, no? Ibababa mo pa ba yan? Tapikin mo na lang pabalik. Kaya kahit masikip sa loob na ganyan, matapik mo lang ng konti pabalik yung bola, may chance talaga papasok yan na ganyan eh. Lalo lang ganyan yung box out, oh, nasa likod ka, diba? Best chance dyan, matapik mo lang ng konti, tip in na yon. Yung mga to, mga tol, tingnan nyo, oh. Ewan ko kung tip in mo matatawag to eh, pero you get the idea, diba? Wow, social mo talaga, tol. Kung malaki ka, huwag mo na ibababa, tapos sasosumpang hayop ka bago mo titira ulit. Tingnan nyo bumax out, oh, kawawa binabax out eh. Tingnan nyo saan niya tinapay ko, lapit na sa ring, diba? Para ka lang niya nag-iitsa ng pork chop kapag umukulo na yung mantika, diba? Bilisan mo lang ng konti yung tapik, maninilamsik ka agad yun eh.
Ito kasi mga tol, ito. Ito yung sinasabi kong dahilan kung bakit tama yung tipin. Ayan oh, baon sa pansitan. Tingnan nyo kasi yan oh, binababa pa niya oh. Ayan, baon ka namang hayop kasi nasyokoy ka. I mean, kaya naman dumakdak nito mga tol no, 7-footer kasi to eh. Pero kung tutuusin kasi, etong si Adams Apple, hindi talaga to athletic, hindi kagaya ni Jabel Magee Sabor. Malakas manulak to eh, pero yung release, naku po, tingnan nyo naman yung talon no, gapisa yung talon eh. Eh no, tipi na lang sana yan no. Eh yung sinasabi ko, sinausap mo po muna ng tanga ka, ayan, baon sa pansitan. Wala eh, ganun talaga diba? Malakas naman kasi yung katawan. Pag ganyang klaseng build, yung parang tanki ka, bihirang talaga makakita na athletic pa yun eh. Pero ha, kapag nasil ka nito, wala na, hindi ka talaga makakapengol. Ang lakas kasi ng putok nito, ang lakas kasi, tingnan nyo naman no, kawawa eh. Tingnan nyo pa kung paano siya magsilo, basic na basic, grabe, nakaharang talaga yung braso oh. Eh mga tol, tingnan nyo si Tice dito oh. Ginagawa na talaga lahat yung makakaya niya para di mapuestuhan, wala rin eh. Pero bihira nyo ito gawin mga tol ha. Ang dami kong actual pinanood. Bihira ako nakita yung biglang seal na ganyan eh. Sobrang effective pa naman sana. Pero yan oh, nakita nyo yung may pihit na yan mga tol. Yan naman yung madalas niya talaga gawin. Kapag nakakuha siya sa poste ng ganyan, asahan mo, pipihit yan. Parang galawan ni Shaq dati mga tol, naalala nyo ba? Madalas pumipihit sa poste yun tapos mahuhook na ganyan, di ba? Well, it's a good way naman talaga to create some space. Lalo na kapag yung pihit mo, ganyan no, right hook oh. Ayun, nakatao si Pasit Kanto, no? Gayahin nyo rin to mga tol. Lalo na kung lagi kinasa poste, unang-una kasi, effective talaga tong move na to. Pangalawa, pag mumukha kang magaling maglaro dito, hindi ka mukhang bano dito eh. Maraming hanga sa'yo dito ha. Bubunggu ka muna ng isa na ganyan, no? Para yung depensa ngayon, i-expect niya, ay may pangalawang bunggu pa to, superpwersahin ko yan para malabanan ko. Pero yung pangalawang bunggo, saka mo nga ipipihit na ganun. Ewan ko mga tol ha, 14 na beses ko nakitang pumost ito, 12 beses umihit to eh, hanip eh. So dapat alam na ng depensa no, pipihit to no. Pero wala eh, may kasamang booster pa kasi yung pihit, ayan no, tusok oh. Tapos yung mga iba pa niya, mga roll lang sa pick and roll. Ito yung mga pinapakita ko mga tol, tignan nyo to oh. Mga pick and roll to, kasama si Tamorant ha. Pero yung pinagtataka ko, sobrang dalang nito nangyari eh. Which I think dapat siguro mas madalas to ginagawa nila no. Kasi yan no, malapad yung screener, tapos pagka-roll, diretso pa sa offensive rebound. Pero ewan ko ha, medyo madalang talaga nangyari eh. Problema na nila yan, huwag kang pakialam, Yeshkel, pakialamero ka eh. Eh bakit ba? Yun gusto kong mangyari, gawa ka ng video mo para kang masunod. At panghuli, napakahilig nito sa floater, ayan no. Wala namang kahilig-hilig sa kanya yung floater. 13 times ko nakita to nag-floater ha, 11 doon, tungkab talaga eh. Ewan ko ba kung bakit ang hilig nito dito, tirang takot yan no. Ang laki-laki ng itlog mo, ang laki ng katawan mo, pwersahin mo na lang sana palagi, di ba? Huwag mo na yung floater na ganyan, no? Diyos ko, sayang pinapakain ko sa'yo, lakas mo pa naman lumamon. Pero yan, no? Maganda naman talaga yung forma, no? Pero yun lang yung maganda, yung forma lang yung maganda, eh. Yan, no? Tungkab na naman. O siya, tama na. Sa madaling salita, mga tol, no? Etong si Adams Apple, tank build. Malaki ang itlog, malakas ang katawan, rebounder, at hindi to tumitira sa labas. Sinaunang sentro yung galawan nito, pero effective naman ha. O yun ay pakimagas, pag konti yung like, alisin na lang natin dyan, walang kwenta eh.